Baby Dynamite. Pero may balak pa po ba kayong bumalik ng China, sir? Sa tingin ko, hindi na. Kasi mayroon akong, you know, yun na nga, yung dating laban ko sa Mindanao, may hinahantay ako. Hindi nga ako nabayaran sa Mindanao. Yun ang hinahantay ko. Sana may bigay na. Ms. Riga, pwede nating talakayin mo na yun. Yung nangyari kay Champ Luisito nung laban niya sa, alam ko, Coronadal, South Cotabato. Coronadal, Cotabato. Sige, Champ, ikwento mo nga sa amin, syempre, ikaw ay isang legend ng Pilipinas, so nakakalungkot na hindi na ibigay sa iyo yung dapat na premium mo. Ito ay nung laban mo pa nung 1997. So, pakikwento nga sa amin, Champ. So, nangyari, bago nung laban na yun, ang premyo ko noon, $150,000 lang. Malit sa naman. Malit lang. Hindi kasi naman. Joke lang siya. Ang kalabang ko, napakahirap. Hindi, nung time na... Yung jets ang kalabang ko. 97. Walang jets sa pagdating sa trabaho. Kasi pinaghirapan ko yan ang pinaglabang ko Pilipinas. Pwede ka pa maging jets. Magbayad ka. Ang promoter ko doon si Rod Nazario. Tao na makakapag-mediate o makapag-bridge nung gap sa communication dito sa kaso ni Champ Luisito Espinosa. No? We will highly appreciate it. Magtulong-tulungan tayo. Kailangan ni Champ Luisito ng mga taong mapapagkatiwalaan niya. Yun talagang nag-iisip sa kanyang interes. Hindi para sa pansarili nila. Walang pera kahit 5. Pero naiintindihan ko kasi yun nga bilang boxer, dami mong sinakripisyo at syempre kahit pasabihin mong natulungan you want what is what you deserve, kumbaga kung ano yung nararapat para sa'yo. So kami siguro lumalapit tayo sa puso ng mga tao, no? Yun na lang eh, di ba, Sir Alvin, sa puso na lang, yun na lang usapang ano na lang ito eh, di ba? Kumbaga, wala nang korte-korte, wala nang kung anuman kasi na-rule na ito. Pero lumalapit kami sa mga puso ng mga tao kung sinong maaaring makatulong. Kung sinong... Naniniwala tayo doon, Champ, eh, no? Na merong makakarinig nito, na merong siguro magagawa para sa atin. Tulungan natin ng... Nagbigay ng pride sa ating bansa. Talinsad sa dagat. Kasi bag tapos ng laban, binibigay na yung pera eh. Hindi ako nabigyan. Yung ginawa ko nalang, dahilan na lang ako na namatay ang kape. Kasi, walang premyo eh. Buti na na-knockout yung kalaban na siguro mga 7 round. Argentina. Tapos noon Champ Luisito, yung pag-uusap niyo nung promoter, ano yung sumunod na pag-uusap niyo ng promoter? No, hindi na napakita. Hindi ko sana nakita. Ang time na yun. Wala na. Halos taon. Sinaantay ko yun. Walang tumarot. Parang binaliwala nila. Bali, ang naging problema ko lang, itong si Nazario, si Rod Nazario, yung dating Manny Pacquiao. Yung asawa niya, judge, dito sa Maynila. Ay nahirapan ako makuha. Ibig sabihin, ayaw nila akong bayaran. No, pinaghirapan ko yan. Pinaglaban ko ang Pilipinas. Yes. Parang awa naman. Sana naman bayaran nyo na ako. Hindi naman ako nakipaglaro. Buto ko. Sana ko pikuin yung pinaglaruan ko. Hindi. Nakipagbasagan ako ng mukha. Nakipagbasagan ako sa... Nakipagpatayan ako. Para sa Pilipinas. At may ruling na, Champ, hindi ba, yung Court of Appeals ay ni-rule out na talagang may utang sa inyo.
na kung hindi ako nagkakamali, $130,349 ang babayaran nila. Ito ay equivalent to around roughly 6.6 million, champ. Wala pa kayong na... Bali, ano na lumaki na yung utang? Opo, may interest kasi siya, di ba po, bawat may taon. May interest kasi. Mm-mm. Champ, meron bang efforts yung kabilang panig, yung kanilang pamilya or yung mga heirs na ni Nazario na kontakin kayo, makipag-usap sa inyo tungkol dito sa prize money? Never. Never. Kahit kailan, wala. Hindi nila ako. Parang kinalimutan nila yung babayaran nila. Pero ako, hindi ko pwedeng kalimutan yung pinaghirapan ko yan. At saka hindi ko makalimutan yan dahil yan, yung future ko yan eh. Mm. Mm-hmm. Yes. Eh, yung kailangan ko sa buhay ko yan. Na isa pa. Mm. Nawalan pa ako ng pamilya. Nasira na nakiwalay kami sa Las Vegas. Mm. Grabe, huling labang ko. Naloko pa ako ng ex ko. Mm. Hanggang ngayon, nag-iisa pa rin ako. Yes, Sean. Oo. Hirap. Nako, siguro sa mga nanonood, no, na siguro kung merong meron tayong magagawa. Sana naman makonsensya sila. Hmm. Dahil yan ay hindi ko binibiro yung laban na yun. Yes. Patayan yun eh. Mm, 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 mm. Pinagtanggol ko ang Pilipinas. Mm-mm. Naglaban ko. Yes. Ah, pinagigiyan ko talaga yung laban na yan. Pinanalo ko, hindi ako napatalo dyan. At naka-KO ninyo, na knockout ninyo, champ. Knockout siya sa ano, napakata 7 round. Yes. Undefeated ito, si Carlos Rios. Undefeated siya. May nakakalungkot eh, kasi napakahirap. Ang hirap-hirap ng trabaho ko sa boxing, tapos yun, hindi mo kumabayaran. Sana naman makonsensya sila. Buti sana kung ilang libo lamang ito na napatakas. Yung kung libo lang eh. Hindi. Million to eh. Million ito. Nakakalungkot no yung mga boxers natin. Champ, lalo kayo, isa kayo. Hindi lang kayo, kumbaga, ordinaryong boxer kayo ay... Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kayo ay, ano, kumbaga, legend kayo sa Pilipinas. Hindi lamang sa mundo ng boxing. Pero kayo ay... dinala ninyo ang bandera ng bansa. So sa mga nanonood na maaring makatulong sana sa atin, ano, na ito ay kumbaga na ano na eh, na rule na ng korte. So ang magagawa na lang natin is siguro communication at maantig ang puso ng kabilang parte para sila ay finally maibigay kay Champ. Kasi Champ, simula nung laban na yun, ang dami na nangyari sa iyo, hindi ba? Ang dami na, daming nangyari. Lalo na yung nangyari sa akin. Nakiwalay kami ng ex sa Las Vegas. Dami. Hanggang sa nakarating ako. Dami ko pinagdaan. Dami ko pinapuntahan. Napunta na ako ng Hong Kong. Nagtrabaho na ako ron. Halos wala na akong magawa sa sarili ko. Kundi ang ginawa ko, trabaho na na-promote ako sa China. Eh, pero ang trabaho ko naman, hindi ko naman ginano ko, siniseryoso ko naman. Yes, oo. Mm-hmm. Yeah, maayos naman ang trabaho ko doon. Naniniwala kami doon, champ. Ikaw ay isang inspirasyon para sa lahat. Pero sa tingin ko, isipin na lang natin, no, paano kung sa atin nangyari ito, di ba? Pinagtrabahuhan natin, sabay hangin. Hangin pa na yung kapalit, hindi ba, champ? Buhay mo yung kinaya mo. Hindi ko kalahin sa kanilang mangyayari yun. Grabe. Mm-mm. Ako pa lang yata nangyari yan. Kasi hindi pa ako nababayaran. Sana naman bayaran na nila ako. Walang ano, champ? Walang siguro hindi nakipag-communicate yung abogado nila sa inyo na ganito yung plano namin. Bayaran kayo unti-unti. Walang mga ganong usapan. Walang ganon. Okay. Walang ganon. Nakakalungkot, Sir Alvin. Champ, hanggang ngayon walang prosesong nangyayari. Alam ko tinutulungan ka rin. Ito, ganito, no. Ang nangyari,
pang-anim na lawyer ko na yata ito. Mm. Kaya Tony Oliver Santos. Mm. Kasi nung nasa Amerika, nasa China ako, doon nagsimula yun. Pero nung nasa Amerika ako, babalik-balik ako dito para ma-recute ko yun. Kaso hindi ko mahanap yung lawyer ko eh. Parang, paano yun? Kasi pabalik-balik ako ng lawyer. Kasi parang may gumagamit lang eh. Oo. Oh, nakikisakay. Nakikisakay lang. Oo. Oh. Tapos, nangyari, ayun, parang nadi-dismiss siya. Tapos, napatulpo ako. Kaso, nadi-dismiss din. Hindi ako pinansin. Parang, pinaliwala nila. Sana naman, itindi naman nila yun. Na hindi ako nabayaran. Hanggang ngayon. Pero mo yun. Kasi yung pinaglaban ko yun, eh, muntik pa akong madisrasa nun. Lakas-lakas ng kalaban ko. Yes, yan. Oo. Kahit pa anumang sabihin natin, anumang kinalabas nun, yun ay nasa papel. Pinag-usapan ninyo. Yun ang bayad sa iyo. Diba? Yun ang kailangan matatanggap mo after ng fight. Sir Alvin, any comments dito sa ano? Hindi, ano naman, talagang in due talaga kay Luisito yung pera para sa akin, ha? Kasi sana magkaroon na lang ng kahit papano ng communication, ng settlement, kasi matagal na hinihintay ni Luisito yun. Talagang, yes. Anong year na tayo ngayon? 2022 na tayo ngayon. So, 97 pa yun, no? 1997 pa. Hindi pa ako pinapanganak nun. Ay, ganun. Joke lang, sir. Yun, sana hopefully ano naman yung both yung parties sa kabila. kasi parang hinihintay ni Champ Louie ay makipag-communicate man lang kayo sa kanya. Meron man lang kayong usapan na yes. Alam ko sumalangit na si Sir Rod Nazario. Sana mag-usap na lang kayo kung ano man ang mapag-usapan nyo. At para, ibig sa kung pwedeng walang-wala ng mga lawyer at mag-usap na lang kayo kung settlement, edi mas maganda. At hindi mangyayari kasi. Hindi. Champ, napundot nyo po yung mute? Champ, napindot niya yung mute. Pindot niyo, Champ, yung unmute. Nakamute po kayo, Champ. Siguro so, sa mga... Okay. Yung mute, pindot ko. Anyway, yun, Champ, sinasabi nyo na, yun nga, kung sana may settlement na, pero sinasabi ninyo? Hindi, kasi naman, ang kalaban ko, napakahirap. Yung judge ang kalaban ko. Walang judge sa pagdating sa trabaho. Kasi, pinaghirapan ko yan, pinaglaban ko Pilipinas, pwede ka pa maging judge, no? Magbayad ka. Oo. Kumbaga, nasa isang posisyon yung tao na pwede niya lang na, yun nga, nasa isang posisyon siya. Nasa posisyon, kumbaga. Nasa posisyon siya. Pero wala yung posisyon. Kailangan niya. Oo, wala yan sa posisyon. Wala sa posisyon niya. Kailangan ng asawa niya. Kasi pinayagan niya kung mapopamote yun eh. Pero mali naman yung ganun. Mali naman yung ganun, yung tao lalaban, walang pambayad. Parang hindi naman imposible yun. Yun ang pinakamasakit. Imposible naman yata yun, Champ, no? Kung pinangakuan kayo ng ganun, eh may mga sponsors yan, yan ay, kumbaga may budget. Kung mangyayari yung di ako babayaran, hindi na ako lalaban, hindi na ako akit na rin. Oo nga naman. Sinabi lang nila, Luisito, paano ba to? Mukhang hindi kang mababayaran dito at wala kang may babae sa'yo. Ano gagawin natin? Ba't ako nalaban? Diba? Tama.
Ginamit pa yung pangalan ninyo, syempre, para doon. Wala kayong may babayad sa akin. Hindi na ako akit ang ring. Tama. Tama. Diba? Hindi. Walang gimmick. Walang. Pagkatapos ng laban. Asan yung premyo ko? Asan yung kinikitain ko? Paano yun? Bawis at tugo yung ginano ko doon. Hindi naman yung nakipaglambingan ako na sumayaw na sa mga buksingero. May pagpatayan ako, may pagsutuan ako. Oo, at isa yun sa mga classic na laban. Diba? At syempre, may team ka rin, champ, hindi ba? Sabi mo nga yung mga trainer. Meron ako mga kasama. Ang manager ko pa noon, ang manager ko, Japanese. Kawawa din yung manager ko. Nagtaka sila, wala rin sila pera. Ako, nagtrabaho ng marangal at wala na. Ako, ginawa ko yung the best ko, pero yung the best nila, hindi lang ginawa sa akin. Ako, those are very strong. Yun ang mahirap. Yun ang katotohanan, pero yun ang katotohanan, di ba? Yun naman talaga totoo. Kaso, asan yung inaantay ko hanggang ngayon? Saan naman bayaran na nila ako? Yes. Walang judge. Pagdating sa athlete, sa mga sports, dapat bayaran. Magiging leksyon din ito kasi syempre hindi na dapat ito maulit, hindi ba, champ? Sana wag na maulit. Sana wag na. Ang pagiging boxer, isang marangal na trabaho. Ito ay hindi biro. Buhay at buhay ninyo. Ang isang paan ninyo nakatapak sa hukay. Kumbaga. Totoo yun. Kung may mga tao na makakapag-mediate o makakapag-bridge nung gap sa communication dito sa kaso ni Champ Luisito Espinosa, no, we will highly appreciate it. Magtulong-tulungan tayo. Kailangan ni Champ Luisito ng mga taong mapapagkatiwalaan niya at yun talagang nag-iisip sa kanyang interes, hindi para sa pansarili nilang interes. Ano? Sir Alvin? Ang Champ Louie, na sabi mo na ba to kay Senator Manny Pacquiao regarding sa... No. Sabi ko na yan. Magkasama kami dati nung laban niya kay Marquez. Talong kala siya kay Marquez. Mm-hmm. Uling laban niya, umiwalay na ako dahil kasi binigyan naman niya ako ng pera. Mm-hmm. Siguro mga $15,000. Bumalik ako ng San Francisco. Pero ang sabi ko sa kanya to, Manny, sana tulungan mo naman ako sa pera kung inahapol ko na hanggang ngayon di pa ako nababayaran, tagal-tagal na nito. Wala lang siya magagawa, paano yun? Wala kang magagawa dyan kasi hindi na siya nakaibig. Sabi ko, parang hindi tayo magkakasama nito. Ganun ba? Parang di tayo na buksingero din ako, dapat nagtutulungan tayo. Mm-hmm. Pero hindi, pinaliwalaan niya. Pero okay lang sa akin yun. Yun ang kagustuhan niya. Pero kaya ako, umanang ginangyari noon, umiwalay na ako noon sa kanila. Hindi na ako sumama. Bumalik ako ng San Francisco, nagtrabaho ko doon, kaya lang, hindi ako makapalik sa trabaho ko dahil natanggal ako sa lucky chances. Kasi na-warningan ako ng boss ko doon, huwag daw ako pumunta sa laban, sa laban doon. So, ang nangyari, nahirapan din ako, palipat-lipat ako ng trabaho hanggang sa nakita ako ng taong kumuha sa akin sa China, sa Hong Kong. Nagka-China siya. Pero yun, napromote na ako sa China. Hanggang sa, yun nga, na napabalik naman ako dito sa Pilipinas, naabutan ako ng COVID. Kaya ganun na nangyari. Napakabigat. Ang usapan natin ngayon. Pero sana mabayaran na.
Pero naiintindihan ko kasi yun nga bilang boxer, dami mong sinakripisyo at syempre kahit pa sabihin mong natulungan eh ang you want what is what you deserve, kumbaga kung ano yung nararapat para sa iyo. So kami siguro lumalapit tayo sa puso ng mga tao, no? Yun na lang eh, 'di ba, Sir Alvin, sa puso na lang. Mm. Yun na lang usapang ano na lang ito eh, hindi ba? Kumbaga wala nang korte-korte, wala nang kung ano man kasi na-rule na ito. Pero lumalapit kami sa mga puso ng mga tao kung sinong maaring makatulong. Kung sinong... Naniniwala tayo doon, champ, eh, no? Na merong makakarinig nito, na merong sigurong magagawa para sa atin. Tulungan natin ang nagbigay ng pride sa ating bansa.